Only two presidential bets have so far confirmed their attendance in the final voter education series by the Commission on Elections. They are Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi Standard Bearer, Faisal Mangundato, and independent candidate Ernesto Abella. The COMELEC says the presidential and vice presidential candidates have until 5 p.m. today to confirm their attendance. Payag naman sila sa format, payag sila sa mangyayari, pero schedule kasi binigyan natin sila ng choice kung kailan nila gustong gawin yung interview. Yeah. So inaayos lang po yung schedule nila. The COMELEC's new partner for the interviews, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, hopes all of the candidates can still participate. It believes holding that kind of event in the final stretch of the campaign is crucial for voters. This is the format that we feel is suited for the situation where we were given a tight schedule. We were under time constraint. We're under time constraint, no? That is why it is a panel interview, whereby it is a program whereby each candidate will have 1 hour to respond and to give their latest on the campaign. Yeah. Even up to the last minute, the last second of the campaign, anything that they'll say will be relevant. You know, the people, the voters especially, would be more interested in what will come out in the last days of the last hours of the campaign. It will matter a lot as compared to during the first part, the middle part of the campaign. I think it will be more that would interest the public, whatever would come out of their offices, their statements. The KBP's appeal comes as the camp of presidential candidate Bongbong Marcos announced he will not be attending the poll body's panel interview this weekend. His spokesman said Marcos is choosing to spend the remaining days of the campaign period visiting his supporters and attending political events. The son and namesake of the late dictator Ferdinand Marcos has not attended a single presidential debate other than the forum hosted by a network owned by his supporter, Pastor Apollo Quiboloy. A political analyst says Marcos skipping the COMELEC's entire election series gives a peek at what his presidency may look like. Professor Tony Lavinia says it's obvious the Marcos camp is overconfident that he can win the presidential race with this tactic of always avoiding the media. Even with by huge margin, he cannot just expect people to just accept whatever the decisions are without it being explained, without it being debated. And if he thinks he can govern on the basis of silence, right, of not communicating to the people, he'll soon know enough, he'll have a reality check that government doesn't work that way. Lavinia also believes historical revisionism and disinformation are working in favor of Marcos's campaign. That's really the reason why Marcos has kept the lead. Lots of disinformation, not just in this election, but before that, that also jeopardized the Marcos record and allowed these other 25% that are the Duterte supporters to accept Marcos. Otherwise, they wouldn't have accepted Marcos. If they actually thought like Duterte, who doesn't like Marcos. Duterte supporters generally would not like Marcos, but the revisionism opened that possibility to them. Maybe it's not so bad after all. Maybe the Marcoses were not bad, as bad as we thought they were. The COMELEC gives its assurance all voters will be allowed to cast their ballots on Election Day, even if they are experiencing COVID symptoms. Commissioner George Garcia says the poll body has set up isolation polling precincts for symptomatic individuals. A medical team will be assisting them as they cast their votes. Huwag po kayong mag-alala doon sa ating mga kababayan na boboto sa siyempre sa unang araw na yan o sa araw na pagboto na yan, baka may nararamdaman kayo na simptomas katulad ng nilalagnat, inuupo o may sipon o nag-ELBM, mga indikasyon na maaaring simptomas nga yan ng COVID-19, kayo po ay makakaboto. Meron po tayong inilaan na isolation polling precinct na kung saan pag nakita ang temperatura nyo ay 37 degrees at mataas at hindi nagbabago o kung hindi man nandyan nga yung simptomas, meron po kami mga mag-aasi sa inyo na nakapagp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 apag
PPE, may mga medical team po kami na may isang lamesa nga dyan kung saan yun po ang kanilang katungkulan na tulungan at i-assist po yung mga kababayan natin na may mga simptomas ng COVID-19 upang sila ay makaboto. Yung po mga balota po ninyo mula sa presinto kung saan dapat kayo boboto ay ibibigay mismo sa inyo, dadalhin po sa inyo at pagkatapos later na po yung ibabalik para mabilang. A group of farmers arrives in Manila after traveling thousands of miles from Bukidnon as a gesture of support for the tandem of Vice President Lenny Robredo and Senator Kiko Pangilinan. Over a dozen Sumitaw farmers marched for 400 kilometers and rode a 2,000-kilometer caravan to make their way to the Baclaran Church. There, they were welcomed by Senator Pangilinan and his family. The farmers reenacted their historic walk to Manila in 2007 to fight for their ancestral land. This time, they arrived in Metro Manila after 8 straight days of walking from Gumaca, Quezon, as they make a stand for Robredo and Pangilinan. Kami po ay nakikiisa sa kagutuman at kahirapan ng 4 na milyong pamilyang magsasaka. Nakikiisa din sa lahat ng magsisipag at masigasig na mga volunteer sa buong bansa na nagbabahay-bahay, nagtatao sa tao at puso sa puso na pangangampan niya. Kung natin hahayaan na ang Pilipino, ang sambayan ng Pilipino ay nakakalimot na tayo ay demokrasya at malayang bayan. A Philippine cybercrime official offers his assurance the country's upcoming elections will be safe from cyber attacks. That's after the arrest of suspected hackers who promised candidates a sure win in the upcoming polls in exchange for millions of pesos. Cesar Mangao says the Commission on Elections has enough firewalls and encryptions to prevent poll rigging. He warns candidates and political parties not to believe those who claim they can hack into the COMELEC system. They can really demonstrate to would be a victim that they can really manipulate, change or alter election results based on the software that Smartmatic provided to COMELEC. However, they won't explain how will they be able to penetrate other firewalls, other security features that COMELEC is now having. So they're still actually privately or by phishing, they're still courting some COMELEC employees para to gain access, pero they failed on that part.